Ayun, welcome pong muli. Welcome. Welcome po sa ating YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe po yung ating YouTube channel. At yung bell ay paki-pindot na rin para palaging updated kayo sa mga vlog o sa mga video na ating ina-upload. Ayun. Ang petsa po ngayon ay April 13. Ang mainit o laman ng mga balita ngayon ay ang yung mga nagpapakilalang mga membro raw o mga kaanib raw sa Iglesia ni Cristo na kumbaga nangingikilo, umihingi ng pera sa mga politiko. Umihingi ng pera sa mga politiko kapalit ng pag-endorso sa kanila o pagboto sa kanila. Ito po yung isang napanood ko. Mag-comment lang po tayo dito. Napanood ko sa social media. Ito po. Pakinggan natin. Sa mga balita, ilang araw lamang matapos maaresto ng NBI ang ilang nagpapanggap ng miyembro ng Iglesia ni Cristo na nangihingi umano ng 50 million pesos sa isang kongresista. Isang grupo na naman ang naaresto ng NBI sa ginawang entrapment operation dito sa Quezon City. Ang mga suspect nang hihingi ng 5 milyong piso sa isang mayoralty candidate dyan po sa Alaminos, Pangasinan, kapalit ng suporta ng INC. Pero ang otoridad kumbinsido na may sindikato sa likod ng extortion activity na ito. Exclusive report. Kaya kayo ng mga nagbabalak. Oo, kaya kayo na nagbabalak na gumawa ng mga ganito, mag-scam. O gamitin ninyo yung pangalan ng isang reliyon o pangalan ng Iglesia ni Cristo para makahingi lang kayo, makakaroon kayo ng pera, mag-isip-isip kayo, baka makulong kayo. Ituloy natin. Mar Gabriel. Nanonood ko. Ano pinapanood ko? Hindi na nakapalaga mga suspect na ito na nagpapanggap umanong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa sinagawang entrapment operation ng NBI Bulacan District Office at NBI NCR sa isang restaurant sa Tomas Morato sa Quezon City. Na-recover sa kanila ang 500,000 piso na ginamit bilang budol money. Ikinasa ang operasyon matapos umanong dumulog sa NBI si Alaminos, Pangasinan Vice Mayor Earl Aquino na tumatakbo ngayon sa pagka-alkalde. Hinihingan umano siya. Ayun. Bakit sila na-aresto? Ayun. Yung mga inihingan nila, alimbawa lang po, pero hindi ako. Alimbawa ako, tumatakbo. Sabihin na natin, tumatakbo bilang mayor, tapos may lalapit sa akin. Kung gusto mo na ikaw ang dali ng Iglesia ni Cristo, magbigay ka ng pera. Di ba? Ganun ang mga ginagawa nila. Alam naman natin na kapag ang isang politiko ay dinala o binoto ng Iglesia ni Cristo, sigurado na yon na mananalo siya. Kaya maraming politiko ang naghahangad na iboto o endorsyo ng Iglesia ni Cristo kasi alam nila na may solid vote o may pagkakaisa sa pagboto ang mga Iglesia ni Cristo. Kaya, ayun, inuulit-ulit ko, kung sino man kayo, wag ninyong gawin o wag ninyo nang ituloy ang balak ninyong mag-scam at gamitin ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Sigurado may pagkakahalagyan kayo. Eto, tuloy natin. Siya ng mga suspect ng 5 milyong piso kapalit ng boto ng INC. Isang nagpapanggap na ministro din ng Kamarin na merong kontak na allegedly asawa ng ministro naman ng Alaminos, Pangasinan. Alaminos candidate kasi itong Earl Aquino. Ngayon, nung napanood niya yung Saturday yata sa news, o nabasa niya yata, I'm not quite sure, ang ginawa niya, nagsumbong din siya sa pamamahala ng INC. Nakilala ang mga suspect na sina Ferdinand Tarsi na nagpapanggap na ministro.
ministro ng INC at kasama niyang si Marita De La Rosa. Sinampahan na ang mga suspect ng kasong robbery extortion. Nitong Biyernes lang, anim na nagpapanggap ng miyembro ng INC ang una ng inaresto ng NBI sa pangunguna ng suspect na si Amilito De La Cruz na nagpapanggap na ministro ng INC. 50 milyong piso naman ang inihingi ng grupo kay Congressman Arnie Teves, kapalit din umano ng boto ng INC. Bagaman pareho ng modus, magkaibang grupo daw ang kinabibilangan ng mga suspect. Magkaiba silang grupo. Kaya nga sabi ko, mas malapit na dumating na yung endorsement ng Iglesia ni Cristo. Yun, inuulit ko. Sabi ko nga, magko-komento lang tayo. Magbibigay lang tayo ng mga komento. Kumbaga ito'y pansarili ko lang, di ba? Kumbaga, abang nagkakape tayo, magko-komento tayo. Sabi ko nga, malapit na ang eleksyon. Sabi nga nung MBI officer, sabi niya, kung kailan nalalapit na ang eleksyon, yung inahangad ng mga tumatakbo o mga tumatakbong mga kandidato na dalhin sila o endorso sila ng Iglesia ni Cristo. Kasi kapag dinala ka ng Iglesia ni Cristo, alam natin na sigurado na ang pagkapanalo mo, kasi may solid na pagboto ang Iglesia ni Cristo, may pagkakaisa sila. Kaya naman ganun ang ginagawa. Disclaimer po, hindi tayo eksperto sa mga ganito, pero ang nakikita ko o ang napapanood ko o ang nalalaman ko, kaya ang mga Iglesia ni Cristo ay nagkakaroon ng pagkakaisa sa pagboto ay para masunod. Oo, inuulit ko, kaya ang Iglesia ni Cristo ay nagkakaroon ng pagkakaisa lalo na sa pagboto ay masunod yung nasusulat sa Biblia na pagkakaisa. Oo, na masunod ang nakasulat sa Biblia na pagkakaisa, manalo man o matalo yung mga dinala nila ng mga politiko, ang importante doon o ang mahalaga nasunod nila yung utos ng Diyos na pagkakaisa sa panahon ng eleksyon. Ayun, kaya ilang araw na lang, kumbaga wala nang isang buwan mag-eleksyon na, 'di ba? Wala na, ano na ngayon, April 13 May yung eleksyon. Kaya yung mga politiko ngayon o yung mga kandidato, talagang paspas. Tapos inahangad talaga nila yung pag-endorsyo o pagdala sa kanila ng mga Iglesia ni Cristo para sigurado na ang kanilang pagkapanalo. Sa mga tao naman, yun ba sa kabibahay ko, sa mga tao naman, nag-iisip na gumawa ng masama o nag-iisip na gumawa ng masama, lalo na sa paghahangad na magkaroon ng salapi o ng pera, huwag niyo pong gamitin ang pangalan ng Iglesia ni Cristo para lamang magkaroon kayo ng pera. Huwag kayong magpakilala ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at pupunta kayo sa mga bahay o makikipag-usap kayo sa mga kandidato, tapos sasabihin nyo, bigyan mo kami ng ganitong alaga ng pera, tapos ikaw ang i-endorse namin para manalo. Siyempre, ako naman si politiko, pag gano'n ang ginawa, may pumunta sa akin at nagpakilala. Siyempre, bibigay ako, sigurado, kasi pag dinala ako ng Iglesia ni Cristo, mananalo ako. Mali po yun, mali. Mali, kailanman. Ito po ay karanasan ko rin.
At napakinggan ko rin o nakinig ko rin, narinig ko rin sa mga matatanda, opo, sa mga matatanda sa Iglesia ni Cristo. Ito'y kwento lamang ah. Ito po'y kwento lamang nung mga matatanda sa Iglesia. Noon daw, oh, kung magkakwentuhan man tayo, noon daw eh may mga tumatakbo. May mga tumatakbong kandidato. Hindi ko nasasabihin kung saan lugar, kung kailan. May mga tumatakbo raw na kandidato noon. Eh dinala ng Iglesia. Eh sa tuwa o sobrang kasiyahan nung dinala ng Iglesia ni Cristo. Kumbaga, eh ako halimbawa, dinala ako ng Iglesia ni Cristo. Sa sobrang tuwa nila, yun, nagbigay sila ng pera sa Iglesia ni Cristo. Ang ginawa ng Iglesia ni Cristo, sinoli nila yung perang ibinigay. Nung kandidato at ang ibinoto nila yung kalaban nung nagbigay ng pera sa kanila. Ayun, ano lamang po ang ibig kong sabihin, no? Ang gusto kong parating sa kanyo, sa inyo, hindi po tumatanggap ang Iglesia ni Cristo kahit isang kusing o singko sa kanino mang politiko para sila ay dalhin ng Iglesia ni Cristo. Ang ginagawa na pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo para pumili o para mag-endorsyo ng mga kandidato ay para masunod nila ang nakasulat sa Biblia na pagkakaisa. Yun yun. Yan ha. Yun. Ito. Ulitin ba natin? Balikan natin yung balita. Siguro dado ko napanood yun na to. Ito. Yan. Cristo, mas dumadami itong mga to. Ang maganda lang, yung mga politiko nagsusumbong na, hindi na sila nagpapa-extract talaga. Dahil alam nila hindi totoo. Modus lang talaga. Scam. Talaga. Sabi nga ni Director Eric, religious endorsement scam. Umapila naman ang NPI sa iba pang politiko na posibleng nabiktima ng mga sospek na agad makipag-ugnayan sa kanila para sa pagsasamba ng karagdagang kaso. Calling on anybody who was duped by this group o nitong dalawang grupo na to na to come forward para magbigay ng reklamo. Baka sakaling ma-recover pa natin yung pera nyo. As per verification sa governing council ng Iglesia ni Cristo, walang inauthorized yan na mag-endorse yun or mag-recommend ng kung sino ang i-endorse, local man o national candidate. Samantala, nakatakdang isa ilalim ng NBI yan sa forensic examination ang mga nakumpiskang cellphone ng mga suspect para matukoy ang iba pa nilang mga kasabwat. Mar Gabriel, para sa Madalang Agila, Matatag. Yun, di ba? Sinabi na nung MBI na walang binigyan ng karapatan ang Iglesia ni Cristo sa sino mang mga tao. Sabi niya, walang sino man binigyan ng karapatan na mag-endorso. Tanging ang pamamahala lamang yun ang mag-endorso. Kaya kung may lalapit sa inyo, kaya kung sa mga politiko may lalapit sa inyo na magpapakilala na miyembro ng Iglesia ni Cristo tapos ihingi ng pera sa inyo, mag-isip-isip na kayo. Hindi totoo yun. Hindi sila totoong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung sakasakali mang may lumapit na ganun sa inyo, alam nyo na ang gagawin. Isumbong nyo sa may kapangyarihan. Kung kayo ay bago pa lamang o ikaw, kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, paki-subscribe po yung ating YouTube channel at yung bell ay paki-pindot na rin para palaging updated kayo sa mga vlog o sa mga video na ating ina-upload. Inuulit ko po, ito po ay kuro-kuro ko lamang, kumbaga komento ko lamang ay batay sa aking napanood at batay na rin
sa mga karanasan ko na ang, inuulit ko po, na ang Iglesia ni Cristo, inuulit ko na ang Iglesia ni Cristo kailanman sa anumang mga panahon ay hindi umihingi kahit isang kusing sa sino mang politiko. Hindi siya umihingi sa sino mang politiko. Kaya nagkakaroon ng pagkakaisa ang Iglesia ni Cristo sa pagboto ay para masunod yung nakasulat sa Biblia na utos ng Diyos na pagkakaisa. Manalo man o matalo yung mga dinala ng Iglesia ni Cristo, ang importante doon ay nasunod nila yung pagkakaisa, yung kahisaan sa pagboto. Yun ang paniniwala at sinasambalatayanan ng Iglesia ni Cristo.